Class, this video recording is for CPH Module 12, another topic for this week. Module 12 will be about foodborne diseases. So if in Module 11, we are talking about the nutrition itself, so let's now discuss what are the different diseases that can be foodborne or food-related. So before we start, let's try to define first what is a foodborne disease. So a foodborne disease is any disease of an infectious or toxic nature caused by a consumption of food contaminated with bacteria, viruses, and parasites due to mishandling and improper sanitation. So if you may have noticed, nung nag-discuss tayo ng waterborne diseases, di ba, madalas na nakukuha din ang mga sakit na yon due to improper sanitation. So, if that's the case, so pwede nating sabihin na ang waterborne diseases is also related with the foodborne diseases. Isa nga dun, so parang pinaka-cause niya is mishandling. So, mishandling, pwedeng mali yung pagkakahandle or preparation ng food, as well as, of course, just the same with water-related diseases is, of course, improper sanitation of the food. So, again, foodborne diseases are those diseases that is related with the consumption of contaminated food with bacteria, viruses, or parasites. And ito po yung pinaka two main reasons nga niya, again, which is mishandling and improper sanitation. So just a brief introduction regarding this one. So the CDC estimates that each year, 48 million people get sick from foodborne illnesses. 128,000 of those 48 million are hospitalized and 3,000 unfortunately dies. So ayan guys, sobrang dami daw po. This is worldwide, 48 million ang naapektuhan ng mga foodborne illnesses. And this is just an estimate. So what if meron pa dyan yung mga self-limiting na foodborne diseases, yung hindi na kailangan ma-hospital or ma-diagnose? So iba pa yon, ibang usapan pa yon. Okay? So common symptoms of foodborne diseases, just the same with waterborne diseases, are nausea, parang nahihilo, nasusuka, vomiting, stomach cramps, masakit po ang tiyan, and of course, diarrhea. Ma'am, bakit po ganun? Bakit parang same sila ng ating mga waterborne diseases? If you can remember, waterborne diseases are commonly parang nagkakaroon ng infection due to ingestion of contaminated water with feces or tae. At ito pong mga foodborne diseases natin, guys, it's just the same. Madalas po nakukuha ang mga foodborne diseases due to contaminated food with feces. So, yun po, nakakakain ng mga remnants ng mga dumi. So, yun po ang isa sa pinaka-main cause ng foodborne at waterborne diseases. Kaya po yung kanilang manifestation, common signs and symptoms is almost the same. However, different causative agents may manifest as well different symptoms. So, depende po doon sa causative agent na viruses, bacteria, or parasite. Iba-iba din po, of course, ang manifestations nila. They can be severe and life-threatening, and some are self-limiting lang. Or yung gumagaling ka mag-isa, di ka maggamot. But meron pong mga iba na mga causative agents na virus, bacteria, parasites, again, that can be severe and life-threatening to an individual even though they are healthy. So here are the common causes or foodborne diseases or parang sources na lang din. Sige, common causes and sources of foodborne diseases. Sige, try natin. Ito yung mga pinaka-common lang guys ha, but hindi lang po ito. Ito lang yung pinaka-common. So poultry, meat, and eggs. Common contaminants or salmonella bacteria. So poultry such as guys chicken. Kaya po kayo, kapag magluluto po kayo ng inyong mga chicken at eggs, make sure po ng lutong-luto po yan because they can be a carrier of the salmonella bacteria, which I believe was also discussed in waterborne diseases. Diba? Na-discuss natin yan eh. So yun, poultry, meat, and eggs, so should be properly cooked. Just so to make sure that the salmonella bacteria is not alive anymore and cannot cause infection. So, common contaminants po yan. Common lang guys ha, hindi ibig sabihin, salmonella lang yung pwedeng makita dito, okay? Ito lang po yung madalas. Next, E. coli 0157H7. This is a
parang serotype po ng E. coli bacteria. It is widespread in beef. Example po na yung ground beef burger. Paki-take note po, this is a recall question, I repeat. E. coli 0157H7 is a common recall question in the board exam and it is associated with the consumption of ground beef burger. Ayan, ang sarap niyan, di ba? Yan, burger. Yung burger patties, guys. Yung burger patties na yan, if not properly cooked, it can be a carrier of E. coli 0157H7. Paki-take note po, merong star. This is the recall question in the board exam. So, aside from that, doon sa ground beef burger, marami pa pong recall question regarding E. coli 0157H7. But for now, ito lang naman yung focus natin here in public health, that this one is associated with the consumption of raw ground beef burger, yung not properly cooked. Okay, another source is fish and shellfish. Take note guys ha, itong mga common sources na to like burger, poultry, fish, clams, oyster, etc. You can only get this if you consume or you consume these different kinds of food that is undercooked. So, kung niluto nyo naman po ng maayos itong mga poultry or etc. na yan, there can be little to no parang risk of you contracting these kinds of bacteria and viruses. Okay? So, yun po ang pinakamahalaga. Lagi na kapag kakain tayo ng mga raw materials or raw foods, you should make sure na it is properly cooked. Okay? Kung pwede nga lang, wag na talaga kumain ng mga raw food. Eh. But, di ba, meron kasing mga beliefs or meron mga delicacies na kinakain talaga ng raw. But just make sure na malinis talaga yung kakainin nyo kung raw po yung kakain. Okay? So, balik tayo dito. Fish and shellfish. Shellfish such ang hirap na, such as yung mga crabs, mga ganun po, are likely to harbor pathogenic microbes if they are harvested from waters polluted with human sewage. Alam po ba kung ano yung human sewage? Ito yung galing sa CR. So, syempre, pag sa CR, di ba, nagpo-poops tayo doon, umiihi tayo doon. So, lahat ng medyo madudumi sa CR po ginagawa. So, what if yung tubig po na galing sa inidoro nyo napunta po sa mga water bodies wherein doon nagpapalaki ng mga shellfish or fish? Ah, di ba? So, na-contaminate na po yun. Yung water doon as well as yung mga organism doon such as nga yung isda po tsaka mga crabs. Tapos, makakain natin yun. Ayan, nakain na natin yung dumi na galing po dun sa human sewage natin. And that can lead to diseases or foodborne diseases. Also, raw clams and oysters. There are delicacies nga po na kinakain ng raw or hilaw, yung ating mga clams and oyster, yung mga ganito. Ayan, hindi ko alam guys, tala ba ata to sa Tagalog? I'm not sure. Pero meron po mga ganun. May mga delicacies here in the Philippines wherein they are actually eating this na hilaw. And however, these are dangerous because they grow in shallow coastal waters which are mostly likely to be polluted. These shellfish may carry cholera and related bacteria such as hepatitis A virus and the common Norwalk virus. Then, okay. Ayun po. So, yung mga oysters daw and clams, yan, coastal waters lang po yan pinapatubo, shallow. I think nga guys, sa mga ilog, kung kayo yung malapit sa Malabon, dun po, may mga nakikita ako dun na sa ilog dun, kasi dati dun ako nag-work. Meron ako nakikita sa ilog dun na parang mga talaba, na dun pinapatubo dun sa maduming-maduming tubig na ilog. Eh, di ba meron pang mga, ano dun, may mga nakatira dun. And minsan sila, since unfortunately, wala po silang CR, nagsi-CR or nagpupups sila, nagdudumi sila dun sa tubig mismo sa ilog. At yung ilog na yon may mga nakita nga ako doon parang mga ganito, mga clams, at binibenta po yon. So what if hindi mo niluto yon, yun, nakain mo na yung dumi doon sa ilog na yon. So yun po. So ingat ha sa pagkain po ng raw clams and oysters. Also, paki-take note po ako, merong star, merong nakakulay pula. Norwalk virus. Norwalk virus, guys, is the common causative agent of viral gastroenteritis in adults. I repeat po. Norwalk virus causes viral gastroenteritis in adults.
Then, meron pa po kasi tayong isa pa which is called rotavirus, which also causes viral gastroenteritis but it is commonly in children. Guys, ma'am, ang ginagawa ko po dito para matandaan ko sino yung sa adult at sino yung sa children between Norwalk at kay Rota, tinatandaan ko ang mga adults ay nakakalakad na. Okay, 'di ba? Ang mga adults ay nakakalakad na or walking. So Norwalk virus is causative agent of viral gastroenteritis in adults. At yung isa na common cause of viral gastroenteritis in children is the rotavirus. Please take note, both of these are recall questions in the board exam. Yan, Norwalk, walk para sa adults kasi ang mga adults nakakalakad na. So parang palatandaan ko lang yun, para hindi ako malito sino si Norwalk virus at si rotavirus. Okay? So yun po. Then also, baka meron po sa inyong fans ng sashimi at sushi. Then, while South Americans are into ceviche. So, ceviche, guys, is also from raw fish as the main ingredient which may be infected with parasites harmful to humans. So, ako personally, guys, hindi po ako makain ng sashimi at sushi just because of the taste. Ayoko lang yung taste. But, aside from that, yun lang naman yung personal reason ko. But aside from that, kung scientific reason yung pag-uusapan natin, scientific reason kung bakit dapat medyo iwasan ang mga contaminated or madudumi na preparation ng sashimi and sushi as well as ceviche is because main ingredient niya nga dyan ay raw fish, at yung raw fish na yun can harbor infectious parasites. Okay. May mga parasites nga po na ang mode of transmission niya is ingestion of infected fish. Mga ganun po. May mga ganong parasites po. So, ingat po ha sa pagkain again ng mga raw, lalo na po yung sashimi at sushi. Okay. So, some bacteria produce illness by producing toxins rather than mere infection. Okay, anong ibig sabihin po nun, ma'am? Yung producing toxins daw rather than mere infection. Ito po kasi, kanina, itong sila mga E. coli, salmonella, virus-virus na yan, they can manifest a disease due to infection itself. Like, na-infect ka, ang infectious agent ang merong ginawa talaga sa'yo. Okay? Meron po kasi tayo mga bacteria such as the Clostridium botulinum which produces toxins. So, aside from na-infect ka na nga, nag-produce pa po ng toxins inside the body, itong Clostridium botulinum na to, making them hazardous to human health even if the food is thoroughly cooked. Ito kasing kaninang pinag-usapan natin, madalas to, very contagious siya or very infectious siya kapag punahain niyo siya ng raw or hilaw. However, minsan, meron talagang mga matitibay na bacteria na kahit thoroughly cooked na po yung pagkain ay nagpo-produce pa rin siya ng toxins, at yung toxins na yon ay yun yung magpapa-manifest ng sakit. Okay? The best known and the deadliest of this bacteria that produces toxins is the one that causes botulism. And ang causative agent nga po ng botulism is Clostridium botulinum, which is a gram-positive bacteria. Ito po yung itsura niya under the microscope. And then please do take note the structure of Clostridium botulinum. Ayan po, meron tayong star regarding Clostridium. Clostridium botulinum is heat-resistant. That's why po kahit thoroughly cooked po yung ating food, they can still be viable and cause infections. They have oval subterminal spores which give them the appearance of tennis rackets. So, ayan po. I'm not sure kung nakikita yan sa cellphone, but if you're in the laptop, baka ito. Ito po yung bacteria na Clostridium botulinum. At yung shape niya po resembles tennis rackets. Paki-take note po, yun po yung recall question in the board exam. Aside from the canned goods, ito po. They can survive anaerobically with no oxygen supply and they usually found in canned goods. Another recall question is yung tennis racket appearance po ng ating Clostridium botulinum. Ayan guys, so. Ayan, di ba? Parang nga siyang lollipop actually. Yung parang sa taas niya merong bilog, pabilog tapos merong handle.
Po. At ang reason po niyan is due to the presence of subterminal spores in the bacteria. Kaya po parang nagkaroon ng ballooning or parang bilog dun sa isang side ni bacteria is because of the presence of the subterminal spores po. So yun po ha. Again, ang recall question po in the board exam, aside from Clostridium botulinum, is commonly found in canned goods. It is also have the appearance of tennis rackets because of the presence of subterminal spores. So yun po ang recall question natin here. So ingat. So yung mga ano guys, check nyo no sa ating mga canned goods if wala ba siyang parang UP-UP. Di ba minsan kasi na UUP yan. Okay lang no kung due to trauma or pressure lang yung ating UP. But minsan kasi kaya po na UUP na yung canned goods is napasukan po yan ng air sa loob, which is can cause different bacteria. Baka napasukan na ng bacteria. So kapag kayo po ay nag-grocery at nakita nyo yung ating canned goods na kukunin nyo is medyo may UP na, huwag nyo na pong kunin yon. Okay? So baka kasi contaminated na po yon. Okay, so meron po tayong isang scenario na Typhoid Mary. So, sino po si Typhoid Mary? So, just a brief description guys, but if you want to check out what is the whole article about or yung parang whole story regarding Typhoid Mary, click nyo po ito. Ayan. Click po natin siya at ayan po, who was Typhoid Mary? At ayan po ang pinaka whole story regarding who is Typhoid Mary actually. But didiscuss ko lang siya ng onte, chika ko lang sa inyo po sino si Typhoid Mary. Si Typhoid Mary po, name niya po talaga is, this is Miss Mary Malon. Miss Mary Malon was actually a cook for wealthy individuals, so sa mga mayayaman. So cook po siya, cook. Siya po'y tagaluto. So si Mary Malon kasi, yung kanyang job is parang palipat-lipat po siya ng job. But pinaka-main na lang nun is siya po ay isang cook. So yan, tagaluto po siya para sa mga mayayamang pamilya. Hindi kasi alam ni Typhoid Mary or si Mary Malon na carrier po siya ng Salmonella typhi. Diba guys, remind ko lang po sa inyo, ang causative agent po ng typhoid is Salmonella typhi. Okay? So, ito po kasi si Mary Malon, hindi niya po alam na siya po ay carrier or infected na ng Salmonella typhi na bacteria. Then, merong isang doctor noon na parang nag- So, yan, sorry. So, si Typhoid Mary po kasi or si Mary Malon is meron pong isang doctor na nag-i-investigate ng typhoid doon sa area na yon kasi po nagkaroon po ng epidemic in that area. At itong doctor na yon na link niya na lahat po ng tao na infected ay pinaglutuan or nagluto po para sa kanila si Mary Malon. Okay, so naging suspect po si Mary Malon na kasi siya, itong cook, di ba kasi siya yung cook. Parang na-leak sa kanya lahat na lahat nung nagkaroon ng typhoid ay naging cook si Mary. So, ang ginawa ng doctor na yon, humingi siya ng consent kay Mary Malon na magkaroon siya ng isolates ng poops niya para daw i-test for the presence of Salmonella. However, si Mary Malon, guys, is hindi po siya naniniwala na meron siyang Salmonella because she is asymptomatic. Wala po siyang nararamdaman. But then again, ha, even though asymptomatic po si Mary Malon, carrier po siya at nagsashed po yung bacteria sa kanya. And please do take note na si Mary Malon, again, ay isang cook. At di ba ang cook, nakakamay yan, di ba, kapag naghihiwa ng mga rekado or nagluluto, nakakamay. Hinahawakan ng kamay niya yung kanyang mga ingredients. Eh kaso kasi guys, itong Mary Malon na to, aside from, ano siya, medyo stubborn siya, hindi po siya naguhugas madalas ng kamay. So ayun, so siguro dumudumi siya, nagpo-poop siya, or kung ano mang ginagawa niya, tapos naguhugas lang siya, or naguhugas man siya pero walang sabon.
So, medyo unsanitary po yung kanyang parang ginagawa. And since siya yung nagluluto, hinahawakan niya ingredients, yung mga pagkain na isa-serve niya ngayon dun sa kanyang mga customer ay merong salmonella kasi madumi. At dahil doon, kumalat po ang typhoid sa area na yon. Just because si Mary Malon ay hindi po naghuhugas ng kamay. Ayan, sabi niya, most harmless and yet the most dangerous woman in America. Meron pa ako nabasa mga articles na parang around 3,000 people yung parang naging victim nitong ni Mary na to. Kasi parang na-link na nga sa kanya. Sinabihan na siya ng doktor na, ah, baka ikaw meron kang salmonella. But hindi po kasi siya naniniwala dahil wala daw siyang nararamdaman. So, ayun, napakalat niya ang typhoid fever dun sa area na yon, dun sa Amerika po. Just because hindi siya nag-uhugas ng kamay. So, yun po yung story ni Typhoid Mary. So, kung kayo guys, ha, lalo na ngayon may COVID, kahit wala kayong nararamdaman, hindi pwedeng kapag sinabi mag-test kayo, hindi kayo papayag, no. Kasi as you can see, nangyari in America during this time, nagkaroon po ng epidemic ng typhoid fever just because of this one person. Okay? So, yun po ang story ni Typhoid Mary. And if you want the whole story na mas concise, click this link. You can read the story of Typhoid Mary. Nagkaroon pa nga yan, guys, ng sariling libro. Ganun po naging kalala yung typhoid na epidemic just because of this one person. Okay, so during 2020, nagkaroon po ng mga foodborne outbreaks in the United States. Here in the Philippines, guys, natatandaan ko lang is a pork or something like that. But in the US, sobrang dami pong naging foodborne outbreaks during last year. So, meron po tayo dyan ng Salmonella enteritidis, which is a bacteria linked to peaches. Ito po yung parang manufacturer ng peaches. Or ito talaga guys, yung picture ng peaches na, ano ba to? Ni-recall. Yun po, ni-recall or pinatanggal sa market due to the presence of Salmonella enteritidis. At nagkaroon nga po ng food outbreak doon. Foodborne outbreak. And then, ito po yung link niya for the whole article regarding what happened here in this outbreak. We also have outbreak of Salmonella Newport infections linked to onions. So, ayan, pati sa sibuyas, nagkaroon po ng foodborne outbreak. So, ayan po, ito rin po yung link niya regarding what happened during that time. We also have outbreak of Cyclospora, which is a parasite. Cyclospora infections linked to bagged salad mix. Ito po. Yung mga salad mix, yung mga merong carrots, may mga repolyo, may mga kung ano-ano, lettuce, ayan. So, yun po. Merong isang manufacturer na nagkaroon ng contamination yung product nila ng Cyclospora, and then nagkaroon po ng outbreak. Then, we also have outbreak of Listeria. Listeria is a bacteria. Infections linked to enoki mushroom. Ito po yung enoki mushroom. Madalas guys, nakikita ko yung enoki mushroom sa mga sangyupsal. Yung mga sangyupsal, ayan po, yung hinahalo nila, yung parang niro-roll, enoki roll yung tawag doon. Yan po yun, yung mushroom na yun. It also caused an outbreak because of the contamination with Listeria. And we also have an outbreak of E. coli infection linked to clover sprouts. Ito po ang clover sprouts guys, itong color green na ito. At ito din po yung link regarding what happened during that time. So if you want to read this, you may. At hindi lang po ito ha ang mga nangyaring foodborne outbreaks in the US at in the Philippines during 2020. Maraming marami pa po. Ito lang yung nakalagay kasi sa module kaya in-include ko sila here. So what is the preventive action of our government regarding foodborne illnesses? So ang ating foodborne illnesses po, in connection with that, we have two government agencies that regulates po yung parang manufacture or yung preparation ng mga foods to prevent foodborne illnesses. So we have po yung FDA and the Department of Agriculture in the US. Yun kasi yung nakalagay sa module natin. But here in the Philippines, guys, meron po tayong counterpart niyan, which is yung Department of Agriculture po. Ayan po. Yan po yung sa Philippines. So basically, same lang naman na merong FDA at Department of Agriculture in the US and in the Philippines. They share a primary responsibility for ensuring that foods are safe,
unwholesome and properly labeled the laws governing the actions of these two agencies. Oh, but although parehas po sila ng primary responsibility, ang actions po na ginagawa nila is highly inconsistent or magkaiba po. Okay? So, ang ating USDA or Department of Agriculture is responsible for safety of meat and poultry. I repeat po ha. Ang sabi daw dito, si FDA at si Department of Agriculture, they have the same responsibility, which is yun nga, yung safe, wholesome, properly labeled foods. But yung actions po na ginagawa nila to maintain this responsibility is magkaiba daw, highly inconsistent. Ang ating USDA is responsible for safety of meat and poultry products as well as processed eggs only. I repeat po ha, ang ating Department of Agriculture, yung USDA, sa US, is responsible for safety of meat and poultry as well as processed eggs only. So, ito lang, meat, poultry, processed eggs, yun lang po. Okay, yun po yung parang responsibility nila. And then, the law requires the inspection of all meat and poultry processing plants or mga planta po, mga factory daily, and that inspection must be on site whenever a slaughtering plant is in operation. So, ito po yung ating mga picture. So, kunwari, factory to. At ang pinaprocess ng USDA or responsibility nila is to ensure the safety of, again, meat, poultry, and processed eggs only. So, yun po ang Department of Agriculture. What about si FDA? So, si FDA is responsible for all other foods aside from these three. Kasi kay Department of Agriculture yung tatlong yan. Yung meat, poultry, processed eggs. Sa kanila yan. Then, all other foods responsible for its safety is FDA na po. And this includes seafood, produce, mga vegetables, mga fruits, yan, lahat ng others kay FDA po yan. There was also the Food Safety Modernization Law has put additional responsibilities on the FDA, including expanded inspection, setting standards for the safe growing, harvesting, sorting, packaging, storage of fresh fruits and vegetables. So, basta lahat ng other food aside from these three, FDA yan. Okay? So, what is the role of the outbreak investigations to prevention? Ang outbreak investigations, guys, most commonly, nakapasok talaga to kay epidemiology. Kasi gusto nating malaman eh, kung saan nangyari yung outbreak. Or kung ano yung source ng outbreak, ano yung mga factors na naka-affect, bakit nagkaroon ng outbreak. So, what is the role of outbreak investigations to prevention of further outgoing outbreaks? Okay? Outbreak investigations help stop ongoing outbreaks and keep people from getting ill now and in the future. They also play a key role in preventing foodborne diseases. Kasi nga po, kapag tayo ay nag-investigate kung ano yung source ng outbreaks, ano yung mga factors na nag-help bakit nagkakaroon ng outbreak, we can prevent further outbreaks in the future. Okay, so sabi nga dito, investigations may find new pathogens, new vehicles, and unsuspected gaps in the food safety system. So malalaman natin kung meron bang mga bagong nagkukos ng mga outbreaks na yan, meron bang mga bagong vectors, meron bang mga additional sources of infection, mga ganun po. They can also improve scientific understanding of how the contamination occurred at the first place and how it may be reduced or prevented. Kasi since alam mo na yung source ngayon, gagawa tayo ngayon ng mga parang guidelines or regulations para ma-reduce natin or ma-prevent yung contact with that contaminated substance. Also, often, outbreak investigations raise questions that lead to new research. So, yun. So, meron kasi tayong bagong nalaman, may bago tayong knowledge, and that can lead to, again, new research for the betterment of the future as well.
Outbreak investigations are also opportunities for different authorities and professionals to work together as a team. Because po ang ating outbreak investigations, hindi lang po epidemiologist ang nandyan. Pwedeng mga doctors, lahat po pwedeng sumama and they can work together as a team. And then they may also reveal points at which the public health systems that detect and respond to outbreaks can be improved. So for improvement, then outbreak investigations and additional research should result in, of course, better industry practices, better regulation and enforcement by the regulatory agencies. And of course, better consumer understanding kasi alam na nga natin yung mga information regarding these outbreaks. Kung bakit nagkakaroon ng mga outbreaks ng mga sakit. Okay. All of which, and of course, the primary goal again of outbreak investigation should reduce the number of foodborne illnesses that occur. So, para ma-prevention na po. At ito po yung typical things that was conducted during an outbreak investigation. So, we need to confirm the cases, we need to describe it, we need to determine the cause of the outbreak, and of course, control the outbreak that is happening.